sa di malala. Tanay inako niya, inirang kawang iniingatan, at inakilain at sambahin ang Panginoong butin. Di alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Di alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon, 27 ng Setyembre, atin pong gunitain si San Vicente de Paul, ang pundador ng mga Vicentians o mga tagapagpahayag ng mabuting balita para sa mga lupa. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ng Jesus Nazareno. Ang mga intensyon, mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakuspusting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine. At ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinudal. Mga kapatid, sa aklat ng kasaysayan ni Esdras, ipinapahayag na kahit naging alipin ang mga Israelita, hindi sila pinababayaan ng Diyos na si Yahweh. At sa tulong ni Haring Seros at iba pa, sila'y nakabalik sa kanilang sa lupang pangako ng Israel at nakapagtayo ng templo para sa Panginoong Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, pinadala ng ating Panginoong Hesus sa mga apostol upang ipahayag ang paghahari ng Diyos, pinapagaling ang mga may karamdaman at nagpalayas ng demonyo. Sa buhay natin, ipinagpatuloy natin ang misyon sa pamagitan ng ating pagpapahayag ng paghahari ng Diyos sa bawat puso ng tao. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, hindi natin nabigyan ng puwang ang ating mga puso sa paghahari ng Diyos. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasus mo ang paring si San Vicente de Paul na mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkalob mong kaming pinag-aalab ng gayon ding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay
ayon sa kanyang ipinangaral. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig na gulamit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang dinadaing ko sa kanya. Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin, at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin mga kami sa mahabang panahon. Gayunmay hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persia. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang inyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Huda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagparusa na taglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahangon niya't binubuhay, walang makakatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihin ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Do'y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon. At ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya tumayo ang mga lagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng 25 na linggo sa ganoong panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon ay ating ginugita si St. Vincent de Paul, ang pundador ng mga Byzantians, ang mga nagsimula ng pag-alaga at pagtuturo ng mga dukha at ang pagtuturo sa mga seminarista upang maghubog ng mga pare na kumikiling sa dukha.
Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa misyon. Misyon ng mga apostol at misyon ng lahat ng nananalig sa ating Panginoon. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, Versikulo 1 hanggang 6, ang ating Panginoon ay humirang ng 12 na tinatawag niyang apostolis. Apostolis ay mula sa salitang Grego, apostolis, na ibig sabihin mga misyonero o mga pinadala. Sila ay pinadala una sa lahat upang ipahayag ang paghahari ng Diyos. Pangalawa, ang pagpapagaling. Pagpapagaling na espirituhal sa pamagitan ng pagpalayas ng mga demonyo. Pagpagaling sa mga physical na pinagaling nila ang lahat ng mga may karamdaman. At sa kanilang misyon ay una sa lahat ang kanila pong dapat tingnan. Sila ay magkaroon ng simple na pamamaraan. Simple, hindi kagaya ng mga Parisiyo, mga Eskriba at Saduceo na sa kanilang misyon sila ay maraming dala dahil mayroon silang pag-iisip na tinatawag na hindi malinis ang kultura, mga pagkain at bagay-bagay sa lampupuntahan, kaya nagdala sila ng baon. Pero ang mga apostol, hindi pinadala ng kahit anuman. Tungkod, extra na sandalyas, o extra na damit, o kaya pera wala. Upang sila ay magdepende sa kabutihan ng mga tao na kanilang pinapahayagan o tinuturuan tungkol sa Ebanghelyo, mabitang balita ng Panginoon. Apat na bagay ang dapat nating tingnan na mga fundamental rin na mga bagay para sa misyon. Una, ang payak at simple na pamumuhay. Payak at simple na pamumuhay sapagkat ang pagdala ng misyon ay masintro para sa Diyos na siya yung kayamanan, ang paghahari ng Diyos na nasintro sa pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa at pamahal sa sarili at hindi sa mga bagay-bagay o mga iba't ibang mga material na mga bagay. Pangalawa, sila ay manatili kung saan man sila unang tinanggap. Ito yung para sa seguridad ng mga apostolis. Una sa lahat, sila'y 12. 12 sapagkat ito'y imahin ng 12 na tribo na mula sa 12 na mga pamilya na mula sa 12 na mga anak ni Jacob na naging Israel. Na ibig sabihin, sila'y magtayo ng isang panibagong bayan sa panampalataya ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At noon, sila ay sinakop ng Roman Empire na kung saan kapag ka sila ay palipat-lipat ng bahay, pagdudahan sila na rebelde o dili kaya tagapagwa ng gulo. Upang walang gulo, una pupunta sila sa tumatanggap sa kanila at magdala sila ng kapayapaan o shalom. Pangalawa, na sila'y manatili doon hanggang silang pag-alis upang sila ay magkaroon ng seguridad. At pangatlo, na sila'y makipamuhay sa kanilang tinitirhan upang maipayag na ang pagtuturo ni Kristo ay hindi iiba bagkos ang pagtuturo ni Kristo ay siyang pakisalamuha sa kultura at sa buhay sa lahat ng mga mananalig sa Panginoon. Ito yung pangalawa kung bakit kailangan silang manatili sa isang bahay at hindi
paalis-alis o papunta sa bahay-bahay. Pangatlo, sila ay may misyon sa una sa pagtuturo at sa pagpapagaling. Ang kanilang itinuturo ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaiba sa mga iskriba at mga parisiyo, ang kanilang tinuturo ay una, tungkol sa kautusan o Torah. Pangalawa, tungkol sa turo ng mga propita o nabiim. At pangatlo, pagtuturo sa mga aklat ng karunungan o kitubim. Ang kanilang tinuturo ay ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus, na mayroon ng iba na minsahe sa buhay na nababatay sa pag-ibig, katotohanan, kapayapaan at katarungan. Hindi isang pagtuturo na mahirap tanggapin, bagkos sa simple na pagpapahayag ng pakipagkapwa-tao na nababatay sa pag-ibig, katarungan, kapayapaan, upang ang lahat ay may pag-asa na mamuhay na matuwid. At hindi lang sila nagtuturo, kanila ring pinalayas ang demonyo. Ang demonyo ay kapangyarihan ng karimlan. Noong sila ay naokupa sa Roman Empire, naghihirap sila. Hinahanap nila ang isang pagkakataon na sila'y mamuhay sa kapayapaan o shalom. Ang pagpalayas ng demonyo at mga nasaniba ng demonyo na nagpapahirap ng mga tao ay nagpabigay ng kaluwagan sa kanila, nagliligtas sa kanila sa dilim o karimlan ng kanilang buhay. At dahil doon, malaya na silang mananalig sa Diyos na si Yahweh. At sila ay nagpapagaling. Una, nagpapagaling sa lahat ng tao na mananalig kay Kristo. Ginagamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus Nazareno sa kanilang pagpapagaling upang ituro sa kanila na ang kapangyarihan ng pagpapagaling ng kung anumang karamdaman ay nagmula sa nagsugo sa kanila, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Ito yung pangatlo na punto sa ebanghelisasyon. Pang-apat, kailangan silang makiisa sa lahat ng tao. Ang kanilang pakikiisa sa lahat ng tao, sila ay hindi mamili anuman ang pagkain. Hindi nila igiit kung ano ang tinuturo nila. Bagkos, hanapin nila ang paraan. Paano ang kultura, ang pag-iisip, o dili kaya ang paningin ng kanilang pinupuntahan ay makaunawa tungkol sa Diyos at marunong makinig sa mabuting balita sa paghahari ng Diyos upang ang bataya nila, hindi ang karunungang igiit nila, bagkos kanilang kukunin mula sa mga tao ang kanilang karunungan, ang kanilang kaalaman, at mula sa kanilang karunungan at kaalaman, ipapahayag ang mga lihim o mga misteryo ng pananalig sa ating Panginoong Hesus at ng ating Panginoon. Kaya dito sa apat na punto, ito rin ay ginagamit ngayon para sa lahat ng misyonero na kung saan tayo ay makibahagi hindi sa ating kaalaman. Ang ating ibahagi ay ebanghelyo ng Panginoong Hesus Nazareno. At ang ating dalhin sa kanila ay ang Diyos, hindi ang ating mga pag-iisip, hindi ang ating mga debosyon. At pangatlo, ang pagbuklod sa kanila na isang sambayanan na nabuklod sa pag-ibig ng Diyos at hindi nabuklod sa kung anumang kultura at anong sibilisasyon. Ang lahat ay nababatay sa Diyos, para sa Diyos, at ang Diyos ang sentro sa lahat at mamumuno sa lahat
At ito ang tinatawag na paghahari ng Diyos. Naway ito rin ang ating isabuhay, ito rin ang ating ibahagi sa iba upang ang Diyos ay siyang maghahari ng ating mga puso. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inanyahan tayo ng Diyos Ama upang maging lingkod na magpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat. Hilingin po natin sa Ama na gawin tayong papanipaniwalang mga saksi. Atin pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng mga misyonero upang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng bansa at dako. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga Kristiyano naway maging masigasig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga hindi pa sumasampalataya at hindi pa tumatanggap nito. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Maraming tao nawa ang mahikayat sa pananampalatayang Kristiyano, bunga ng ating makatotohanang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na maging iyong mga saksi. Himig idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, pinili mo kami kay Kristo sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig. Gawin mo kaming mga tunay na tagapaghatid ng iyong salita sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin niyo at ito upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong sa banal na paghahain ginawa ni San Vicente de Paul, ay matularan niya ang kanyang ginagampanan. Ipagkalob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa paging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapanito na ay marapat ni kaya aming pasalamatan sa Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Vicente de Paul pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at paging maasahan sa panungkulan kahit si Hesu Kristo na masahan sa katapatan ay inihayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon na nagpapatuloy magpahangga ngayon sa palangkay lang iyo, Paul, kaysa sa merong dito'y nagtitipon. Kay kaysa ng mga nisisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismita ng Espiritu, yung banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak, itinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin si Bahang Laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ang mga Birhen Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Vicente de Paul, ni San Roque, ni San Lorenzo Ristimel, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan niyo anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng magaling na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluman ng kami paan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa,
wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente de Paul at matulungan ng kanyang pagtatangkilik sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia, Banal na Misa, kayo sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Namanan ni Jesus Nazareno, kayo na ugnay sa iba't ibang social media platform na post-posting sa iba't ibang paraan na ang inyong panalangin ay dinggin ang Puang Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Tayo po ay pinapadala kahit anuman ang katayuan nating buhay upang maipayag ang Diyos at ang kanyang mga turo upang siya'y mahalin at paglingkuran. Ngayon po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Pong Jesus Nazareno. Inaibos na yung cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang hilingan ng kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan na wanila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon to na may malalang pangako sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapiwaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin yung Pong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,